sa mga katik vloggers, mga subscribers, bagot sa kaluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel. Lahat ng mga ka-viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. Ang isishare ko sa inyo ngayon ay isa sa mga gamit ko dito sa bahay, ano? Isang matatawag ko na vintage speaker. Dahil napakaluma na nito, ito yung siguro, hindi ko na matatandaan kung ano yung nauna nito. Yung boost ko ba na ano, boost na subwoofer or itong speaker na to. Hindi ko na matatandaan kung alin ang nauna dito. Pero itong unit na to, ang alam ko na-release to mga 90s. Hindi ko lang alam kung nasa early 90s, middle or late 90s yan na-release. Basta 90s tong speaker na to. So kung titingnan natin ng maigi, ano, masasabi natin na isa siyang subwoofer speaker sa panahon ngayon. Pero yung company na gumagawa nito, hindi nila tinatawag na subwoofer. Ang tawag nila nito ay super woofer. Ayan siya. So nakadesign to para sa nung unang panahon na wala pang mga LED, LCD, TV, plasma, wala pang projection TV. Para doon sa mga gumagamit ng malalaking CRT TV, ano? So, nakadesign to na naka-install sa tabi or malapit sa mga CRT TV na wala kang makikitang discoloration doon sa kanyang screen. Dahil yung speaker na to ay magnetically shielded. So, hindi katulad ng mga subwoofer ngayon na kapag tinanggal mo yung speaker ay naka-expose yung kanyang magnet. Dito, naka-shield yung magnet. Kaya, kung malapit mang siya, kahit na gaano pa kalakas o kalaki yung kanyang magnet, ay hindi makaka-apekto sa kulay ng CRT TV natin. Wala kang makikita ang mga colored spot. So, ayan siya. Napakaluma na, pero kung titingnan mo siya ay napakasulid pa rin. Wala pa rin sira yung kanyang, tingnan natin yung speaker sa loob, ano? Ayan yung kanyang speaker, oh. Napakalinis pa rin. Ayan. Walang kasira-sira yung kanyang cone, buong-buo, yung kanyang dust cap, yung kanyang surround. Ayan, wala pa rin sira. Ayan. Okay? So, yung kanyang ginagamit na ply ay nasa 3/4 yung kapal. Ayan siya. Tapos yung kanyang front or outside port or breather ay nasa mga 3-inch or 3.5-inch yung kanyang circumference. Yung kanyang butas. Solid na solid pa rin siya, oh. Tapos, papakita natin sa inyo ano, kung ano yung sukat nito. So, ganyan talaga yung kanyang posisyon. So, dito, ayan, dito, ito yung pinaka-top niya. Yung kanyang depth ay nasa 11-inch. Tapos, yung kanyang width, pag ganyan, yung kanyang lapad ay nasa mga 15-inch. Tapos, yung kanyang, ayan, yung kanyang haba, ayan, ay nasa mga 13-inch. Tapos, dito sa loob, kung mapapansin nyo, may division siya. So, yung division nakalagay, dahil 11-inch yung kanyang depth, ano? Ayan, yung kanyang lalim, 11-inch. So, nakalagay yung kanyang division ay nasa after sa 6-inch. After sa 6 inches, doon nakalagay yung kanyang division kung saan nakakasa yung ating speaker. Okay? So, para makita nyo ng maigi, ano, iibahin natin ang pwistip, papatayo natin. Post mo na natin sandali. Ayan. So, para makita nyo ng maigi, ano, ayan. Ayan yung kanyang magandang speaker. Ito yung kanyang breather. So, yun yung division niya. Paglampas sa siguro nasa mga 6.5 to 7 inches, saka nakalagay yung kanyang division. Tapos meron siyang nakakasa na maliit na port or breather
Ayan. Para yung kanyang air pressure ay ibabato dito sa harap naman sa front. Ayan siya. Okay? Ayan. Ayan. So ano nga ba yung pantakip dito? So may takip po diyan, hindi pwedeng walang takip diyan dahil hindi mabubuo yung mababang frequency kapag ganun yung butas kalaki. So may sariling ano yan, takip. So ito yung kanyang takip. Ayan, nakaganyan siya. Ayan yung kanyang takip. So lahat ng kanyang hangin ay walang ibang labasan kundi dito lang talaga. Ayan, naka-shield pa yan, oh. Ayan. So para sa mga mahilig magbuo ng mga subwoofer, ano? So kung gusto niyo masubukan, mag-comments down below na lang at ibibigay natin yung tamang sukat nito. So hindi ho to isang DIY na kung saan-saan iniimbento lang yung sukat. Ang gumagawa ho nito ay isang well-known isang sikat na company na gumagawa ng mga electronics. So yung kanyang speaker ay 4 ohms tapos 8 inches yung kanyang sukat. Ayan siya. Okay? Ayan. So napakaganda pa rin niya, di ba? So napakatibay niya at ay solid na solid talaga. Ayan o. Kahit na anong posisyon at kahit na gaano kalaki siguro yung tao na papatong dito, hindi kaya sisirain tong speaker na to dahil sa tibay. So ano nga ba yung brand nito? Ayan yung brand nito. Ayan. Isang vintage na Sony Superwoofer. Kaya saludo na ko nito dahil ang tagal na namin nagsama nito at ilang bagyo na yung dumaan pero buong buo pa rin siya. Ayan. So hanggang dito na lang siguro tayo. Hindi na natin gaanong patatagalin, ano? At least may naisi-share tayo at uulitin ko kung sino man yung mga gustong magbuo ng ganito, mag-comments down below na lang. Ibigay natin yung tamang sukat. At yun lang, para naman na makakashare tayo sa mga speaker enthusiast, ano, mga subwoofer enthusiast, kung ano yung kanilang ma-experience kapag nakabuo sila ng ganitong enclosure. So hanggang dito na lang tayo. So maraming salamat, God bless at bye-bye.